Hi guys, welcome back po sa channel natin, Source Code PH. So ito na po yung episode 2 sa employee time in and time out natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon, mag-add muna tayo ng function para sa pag-insert ng employee and then pag-display sa employee information from database. Okay, so dito sa form, mag-add tayo ng panel. So itong form 1, ito yung gamitin natin para sa pinaka main form. Okay, so i-duck natin siya sa top. Then mag-add tayo ng button. Okay, so itong first button, lagyan natin ng new employee. Then i-duck natin siya sa left side. Lagyan natin ng name, so btn new. Then duplicate it lang natin. Then itong pangalawa is btn time in and out. Then time in and out. So next, mag-add tayo ng form. So dito sa Solution Explorer, mag-add muna tayo ng folder. Then form. Then right-click ang form, then add. Then add form. Then first is form new employee. So dito sa form employee natin, mag-add tayo ng panel. Then i-duck natin siya sa top. Then mag-add tayo ng label. Then i-duck natin siya sa left side. Then auto size is false. Then text aligns left center. So lagyan natin ng employee information. Okay. Then next, mag-add tayo ng text box. So dito sa database natin, under sa table employee, so meron lang tayong tatlong column, so which is employee ID and first name and last name. So tatlo lang ang text box natin. Okay, so then duplicate lang natin. Okay, then mag-add din ng label. So lagyan natin ng employee ID. First name, last name. Okay, then yung employee ID, so lagyan natin ng employee ID, then first name and last name. Okay, then next, mag-add tayo ng button. So lagyan natin ng submit.
then bitiin, submit. Okay, then next mag-add tayo ng data grid view. Okay, so meron tayong data grid view. Auto allow user add rows of false. False lang to lahat, guys. Okay, so yan lang guys. Then next, dito sa Service Explorer natin, mag-add tayo dito sa module ng another module para sa function natin. So add module, then lagyan natin ng CRUD connection. Okay, so dito sa CRUD connection natin, so imports mysql.data.sql client. Okay, then mag-declare tayo ng classes and variables. So public result string public cmd as new mysql command, then public de as new mysql data adapter, then public dt as new data table, then public ds as new dataset. Okay, then dito mag-declare tayo ng insert function. So public sub create bible SQL as string strcon.open, then with cmd and dot connection equals strcon, then dot command text equals SQL, then result was cmd.execute non-query, then if result equals 0, then message box that show data field field to insert. Then error and message box buttons that okay, the message box icons that warning. Okay, then else, so kipay lang natin to. Then lagyan natin ng data has been successfully inserted, then success information. So itong function natin guys, so kailangan natin siyang ilagay sa try catch, so para kung may mga error tayo, so ipop up siya sa mismong system. So ilagay natin ang try, then dito finally strcon.close. okay, so meron na tayong create function. The next nating function yung pag reload sa data or pag retrieve.
So dito sa ibaba, lagyan natin ng public sub reload bible sql as string, then try with cmd, then that connection equals strcon, that command text equals sql. So dito sa itaas, lagyan natin ng strcon.open, then dt equals new data table. So next, dito sa ibaba, so da dot selected command equals cmd, then da dot fill dt, then dito sa ibaba, so finally strcon dot close, then da dot dispose. Okay, so meron tayong reload function and create function. So ang next natin gawin dito sa form 1, so click lang ang new employee, then form employee dot show dialog. Okay, then balik tayo dito sa form new employee, then properties. So dito center screen natin siya. Okay, then next dito sa form natin, so click natin ang submit. Okay, then dito so try, then dito sa try catch natin, so tawagin natin ang function sa create. So ito, so lagyan natin dito is create insert into, then select natin ang table name, so employee table, then yung mga column, so employee ID, first name, last name, then values. So yung mga values natin is yung sa text, so employee ID dot text, so copy lang natin to, then lagyan natin ng comma, then first name, then comma, then last name. Okay, so yan lang guys. Then i-try natin siyang i-debug. So start natin. Okay, then click natin on new. Then try tayo mag-add. So 1122. Then click natin ang submit. Okay, so data has been successfully inserted. Okay, so try natin tingnan dito sa database. Okay, so success yung pag-insert natin. So next natin gawin, so i-display natin siya dito sa data grid view. Okay, so close muna natin dyan. Close. Then balik tayo dito sa form new employee, then double click ang form. So dito sa ibaba, so click natin ang public sub load data, then tawagin natin ang reload na function, so itong sa ibaba.
So ilagay muna natin siya ng try catch. So try, then reload, then select all from table employee, then comma, then call ang data grid view. Okay, so meron tayong error dito. So balik tayo dito sa CRUD connection. So dito sa reload function natin, so may kulang tayo dito. So comma dyan, then byval ppg as object. Okay, then dito sa ibaba, lagyan natin siya ng dtg dot data source equals dt. Okay, so balik tayo dito sa form. So okay, so wala na siyang error, wala na siyang, hindi na siya nag-read. So itong function natin, so ilagay natin dito sa loob ng form load. Okay, then mag-add tayo ng timer para automatic siyang mag-refresh. Okay, so dito sa timer properties natin, then ilagay natin siya ng 1000. So bali every 1 seconds mag-refresh. So 18,000 natin siya para every 10 seconds mag-refresh siya. Then click natin ang true. So enable equals true. Then double click ang timer. Itong load function, ilagay natin siya sa loob ng timer tech. Yan. Okay, so try natin i-debug. Okay, so click ang new. Okay, so nandito na yung record natin. So try tayong mag-add ng bago. Then click ang submit. Okay, so automatic siyang mag-refresh sa data grid view natin. Okay, so since meron na tayong form para sa employee, so next natin, mag-create naman tayo ng form para sa time in and time out natin. Okay, so close natin dyan. Then balik tayo dito sa form 1. So dito mag-add tayo ng form para sa time in and time out. So add, then form time in and out, then add, then balik tayo dito sa form 1, then double click ang button, then form time in time out dot show dialog. Okay, then balik tayo dito sa time in time out natin. So dito mag add tayo ng text box. Natin may multi-line, then mag-add tayo ng button. Okay, so itong text box natin, palitan natin ng name na employee ID. Okay, then mag-add tayo ng level. So lagay natin dyan, then enter employee ID, then font size 12. So itong font size nito, palitan natin siya ng 15, then
text align center. Then next dito sa button, so bali isa lang ang button natin. Okay, so yung name nito is time in and time out. Okay, so sa isang button lang tayo. Then yung font size lagyan natin ng 12. Then btn time in and out. Then next mag-add tayo ng data grid view. Okay, so yung ano natin, text box, so ano natin siya, lagay natin dyan, okay, so meron na tayong form para sa time in and time out. So yan lang muna ang gagawin natin, guys. So sa next video, so ang gagawin naman natin is yung pag time in and time out sa employee, then mag display siya dito sa data grid view. Okay, so yan lang, guys, and don't forget to subscribe my channel source code page. So please watch sa first video natin kung hindi pa kayo nakapanood para masundan ninyo yung tutorial natin. Okay? And thank you, guys.